Good morning mga kabikol. Tayo po ngayon ay magninilay ng mga salita ng ating pong Panginoong Hesus na makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po muna ay manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Ama na nasa langit, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa biyaya po ng iyong habag upang idulog po namin sa inyo ang aming buhay. Kaya loobin po ninyo na kami po ay inyong tulungan at ang iyo pong presensya, ang Espiritong Banal, ang siya pong magturo at magabay sa amin na makaunawa sa inyong mga aral. Pagpalain mo rin po ang pangangailangan ng bawat isang manunood po ng episode nito, ng video ito, at umaasa po kami na sa tulong ng iyong kapangyarihan, ikaw po ang siyang magbibigay sa amin ng pangunawa sa iyong mga salita at magbibigay sa amin ng kalakasan at mga ngalaga sa aming kalusugan at magbibigay sa aming mga kahilingan na idudulog namin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming sama at panalangin sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. So magandang araw po sa inyong lahat at tayo po ay magninilay ng kanyang mga salita, mga kabikol, at hahanguin natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 19, Talata 1 hanggang 10. So, ito po yung nakasulat. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang Zacchaeus, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya tumatakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikimoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, "Zacchaeus, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito at ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So, ang ating pong binasang mabuting balita ay nagpapakita na ang ating Panginoon ay interesado sa mga tao pong nais pong makakilala po sa kanya. So sabi po sa verse 2, doon may isang mayamang puno ng publikano na nangangalang Zacchaeus. So atin po munang pag-usapan ito pong background ng Jericho, kung bakit po ito naging bayan uli sa panahon po ni Josue. Sa Joshua chapter 6 verse 26, sabi po doon ay ganito, "Noong di pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa ngalan ni Yahweh, sumpain ang sinumang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho, mamamatay ang anak na panganay na sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng magbabagong muli ng kanyang mga pintuan." So nung panahon ni Josue, ang Jericho ay sinumpa after po noong ito'y gumuho, mga kapatid. At doon, pinanumpa ni Josue ang bayan upang hindi na muling pahangasan ng ibang tao na ang Jericho ay itayo ang kanilang mga muog at pintuan. Subalit sa 1 Kings chapter 16 verse 34 ay naitayo ulit ang muog na ito sa pangunguna ni Hiel. Sabi po doon sa 1 Kings chapter 16 verse 34, sa panahon niya muling itinayo ni Hiel ang mga muog ng Jericho, ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si Abiram ang kanyang ibinuhis. At nang itinayo ang pintuan, buhay naman ang kanyang bunsong si Hisikub ang naging kabayaran. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. So makikita po ninyo ang fulfillment ng sumpa po ng mga Israelita ng panahon po ni Josue, mga kapatid. So sa 1 Kings chapter 16 verse 34, ang anak ni Hiel na panganay at bunso ang nagbayad upang ang lungsod na ito ay itinayo or maitayo ulit ang mga muog at pintuan po nito.
So kaya ito pong Jericho sa panahon ng ating Panginoon ay naging tirahan na po rin ito ng mga government officials ng Rome. Kaya po ang karamihan po rito ay mga mayayaman na nakatira. Especially po, makapansin po ninyo, ito pong isa rito ay si Zacchaeus. At dito, siya nakatira sa loob mismo ng Jericho. At mapapansin po ninyo ang content po sa verse 1, sabi po doon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad sa kabayanan. So, talagang inikot ni Kristo ang pinakasentro po ng Jericho, mga kapatid. At dahil po doon, sa nabalitaan ni Zacchaeus na ang Panginoon ay nagpapagaling, nagpapalaya sa inaalihan ng espiritu ng kadiliman, nagpapatawad sa mga may kasalanan, at ang mga may ketong ay kanya rin pong pinagagaling sa kanilang mga karamdaman. So nagka-interest po itong si Zacchaeus na makita ang ating Panginoon. So ngayon po ang ating pag-uusapan ay how Zacchaeus gained favor from Jesus. So ito po yung ating pagninilayan po sa bidyong ito. How Zacchaeus gained favor from Jesus. So, number one, sabi po dito, he desired to see Jesus in person. So gusto niyang makita si Kristo ng personal. So minitihin niya po ito. He desired to see Jesus in person. Verse 3, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. So, nakikita po ninyo ang description ni Luke sa verse 3. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. So, sa kanya pong desire ni Zacchaeus na makita si Jesus in person, ay mayroon po siyang tinatawag na personal problem. Ano po ito? Una, siya po'y pandak. Pangalawa, yung tao napakarami. So kaya po, ang bagay ni ito ay medyo isa sa problema po ni Zacchaeus, mga kapatid. So, pangalawang ginawa ni Zacchaeus, mga kapatid, how Zacchaeus gained favor from Jesus. Number 2, he makes an extra effort. So verse 4, sabi po ito, kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikimoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. So yung kanyang problema sa una po na he desired to see Jesus in person, siya po'y pandak. Pangalawa, marami ang tao, kaya wala siyang pagkakataong makita si Kristo ng personal. So ang ginawa ni Zacchaeus, he makes an extra effort. So gumawa po siya ng hakbang na tanging iba kaysa sa iba. At ang ito po ay ang pagtakbo para po umakyat sa isang puno ng sikimoro upang makita lamang ang ating Panginoon na dumaraan po doon sa kalye. At alam po ninyo, nakita po ninyo na yun pong barrier na siya'y pandak, na makapal ang tao, hindi niya makita si Jesus. Dito po na-overcome ni Zacchaeus sa pamamagitan ng paggawa niya ng extra effort. So kaya po, mapapansin po ninyo, mga kapatid, kung gusto po nating ma-overcome ang mga barriers para makalapit sa ating Panginoon, ay kailangan nating gumawa ng extra effort gaya ni Zacchaeus. Then, number 3, makikita po ninyo sa kanyang dalawang ginawa. Ito po, how Zacchaeus gained favor from Jesus. Christ acknowledges all the diligence of Zacchaeus. So Christ acknowledges all the diligence of Zacchaeus. Verse 5, pagdating sa ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. So makita po ninyo ang favor na kuha po ni Zacchaeus, mga kapatid. Yung kanya pong ginawang extra effort, pag-akyat po sa puno ng sikimoro, napansin ng ating Panginoon. Sabi sa verse 5, description po ni St. Luke, pagdating ni Jesus sa dakong iyon, pagtapat ni Jesus sa may puno ng sikimoro, sabi siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. So, gets po natin, napansin po ni Jesus ang kanya pong pagpapagal, pag-akyat po sa puno, ang sugat na kanya pong tinamo, mga kapatid, ang kanyang liver, ang kanya pong efforts ay kanyang napansin ng ating Panginoon. At pang-apat na how Zacchaeus gained favor from Jesus, he responds to Jesus with a joyful heart. Verse 6,
nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. So, kita po ninyo, nagmamadali, ito po yung kanyang mga tugon sa ating Panginoong Jesus. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. So, ang kanyang mithiin na makita lang si Kristo ng personal, ito po ay sobra pa po ang ginawa ng ating Panginoon sa kanya. Siya po, si Kristo ay gusto pong tumuloy sa kanilang tahanan. Doon po sa kanilang mismong bahay ang ating Panginoon di diretso. At nung marinig ito ni Zacchaeus sa ating Panginoon, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap ang Panginoon. So wala na pong ibang pinakamasaya sa buhay po ng tao, mga kapwa ko lingkod ng Diyos. Ang tayo po ay panahanan ng ating Diyos sa ating pagkatao. So yun ang pinakamasaya sa buhay natin, na ang ating pong Kristo manahan sa ating puso o manahan sa ating tahanan, gaya po kay Zacchaeus. So panglima, mga kapatid, Christ persecuted through His action. So, sa ginawa po ng ating Panginoong tumuloy sa ating Panginoon sa tahanan po nila Zacchaeus. Sabi po dito, lahat ng nakakakita nito sa verse 7, lahat ng nakakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. So, makikita po ninyo na sa pamamagitan po ng ginawa ng ating Panginoon na pagtuloy sa tahanan ni Zacchaeus, siya po mismo ay pinaratangan. Nagbulong-bulungan ang mga tao, mga kapitbahay ni Zacchaeus, mga taong naroon na nakikituloy ang ating Panginoon sa makasalanan. Kasi nga ang mga tax collector on that day is outcast na itinuturing ng mga Jew people, yung mga iskriba at pareseyo ng mga saduseyo, sapagkat ito po'y nanamumuhay sa isang tinatawag na makasalanang pamumuhay. So, para sa mga iskriba at pareseyo, sa mga saduseyo, ang mga taong ito hindi dapat kahabagan at hindi dapat kaawaan. Subalit, ang ating Panginoon ay tumuloy po sa kanila. So, ang ginawa po ni Zacchaeus pang-anim, how Zacchaeus gained favor from Jesus, Zacchaeus wanting to live with simplicity. So, nung marinig ni Zacchaeus na pinaratangan, inusig ang ating Panginoon, ito ang kanyang tugon sa verse 8. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. So, ito po yung kanyang tugon ni Zacchaeus nung ang ating Panginoon ay na-persecute dahil sa kanya. Gusto niya na lang pong mamuhay ng may kasimplihan or mamuhay ng payak. Sabi niya, tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. So, makikita po ninyo na ang Zacchaeus ito, na dati ang kanyang pananaw ay makamaterial na buhay, makamaterial na bagay ang kailangan niyang pagbigyan ng pansin at tuon. Nung tumuloy ang ating Panginoon sa kanilang tahanan, ipinadama ni Jesus kung paano po siya mahalin, arugain, pahalagahan. Eto, mga kapatid, ang kanyang naging yaman walang iba kundi na ang ating mismong Panginoong Jesus. Kaya gusto niya ng mamuhay ng payak. Kaya niya ng bitawan ang kalahati ng kanyang kayamanang ibigay sa mga dukha upang, mga kapatid, patunayan sa ating Panginoon na he wants to live with simplicity. Gusto niya ng mamuhay ng payak sa kanya pong pamumuhay. At hindi na importante sa kanya ang kanyang kayamanan, kundi, mga kapatid, ang mamuhay kasama ang ating Kristong tagapagligtas. At ang bigay niyang assurance sa mga persecutor ni Jesus, at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. So sinabi niya mismo sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng mga tao, at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. So pinapakita po ni Zacchaeus na siya ay mayroong sinseridad para po mamuhay ng payak. So, hindi na mahalaga sa kanya ang kanyang mga kayamanang naimpok, nakuha sa kanyang lumang pamumuhay. Ang importante kay Zacchaeus ngayon ay makasama ang ating Panginoon sa kanyang pamumuhay. At gusto niyang mamuhay ng payak para po maging katulad sa pamumuhay ng kanyang tagapagligtas, ang Kristong ating Panginoon. So, yan po mga kapatid. So, ang resulta, the result of Christ's favor sa buhay ni Zacchaeus, sabi po dito, he brought salvation to his family. Verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Nung maipakita ni Zacchaeus ang kanya pong tugon sa pagpasok, sa pagpunta ng Panginoong Jesus sa kanilang tahanan, at ang pagtanggap ni Zacchaeus ay para ipakita niya na
Ito'y totoo na gusto nyo nang mamuhay ng payak. Nagkaroon po ng resulta ang pabor or the result of Christ's favor. Ang sabi ni Kristo, He brought salvation to His family. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Hindi sinabi ni Jesus na ang kaligtas ay dumating sa taong ito, kundi ang ginamit ni Kristo ang premis po dito ay ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. So ang buo niyang angkan nasama po sa tinatawag nating favor ng ating Panginoon sa ginawa po ni Zacchaeus. He brought salvation to his family. So makikita po ninyo mga kapatid, ganun ka-importante ang pabor ng ating Panginoon. Sa ginawa ni Zacchaeus, hindi lang siya ang naligtas, kundi kasama ang kanyang buong sambahayan. So tama ang sinabi ni Haring David, isa man lang sa aking sambahayan ang maglingkod sa Panginoon, buo kong angkan o sambahayan ay kanyang ililigtas. Pangalawa po, the result of Christ's favor ay Zacchaeus knows about the mandate of Jesus Christ. Zacchaeus knows about the mandate of Jesus Christ. Verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. So nakita po ninyo, nalaman ni Zacchaeus sa kanyang buong buhay na ang mandato pala ng ating Panginoon ay ang hanapin ang mga naligaw at iligtas ang mga ito. So, bayan ng Diyos, ano man ang ating pinagdadaanan, kung kagaya man tayo kay Zacchaeus, ang ating pong buhay, lagi niyong tandaan, we can gain favor from the Lord. Kung ito po ay atin pong gagayahin ang kanyang mga ginawa. At nalaman po ni Zacchaeus ang result ng kanyang favor ni Jesus ay nalaman ni Zacchaeus na ang mandato pala ng ating Panginoon ay hanapin ang mga naligaw at iligtas ang mga ito sa kanilang kapahamakan. So, ngayon pong oras na ito, hayaan po ninyo na ang Diyos ang siya pong kumilo sa ating buhay. Kung ano man ang pinagdaanan natin, lagi po ninyong tandaan na sa ating mga ginagawa sa paglilingkod po sa Kanya, hindi po ito nalilingid. At ang Diyos, higit pa sa ating inaasahan ang Kanyang gagawin sa buhay natin. Ang pinakamahalaga, matuto po tayong magtalaga ng ating buhay sa Kanya. Mamuhay tayo ng payak gaya po ni Zacchaeus. At hayaan natin na ang Diyos ang maging sentro ng ating pagkatao. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang ebanghelyo ng ating Panginoon para sa ibang tao upang marami pa pong makakakilala sa Kanya. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating dakilang lumalang. Panginoon, pagpalain po ninyo ang nakapanood at nakapakinig ng mensaheng ito. Hayaan mo pong buksan ang kailang puso at kailang isipan upang ikaw po ang maging sentro ng kailang buhay. Higit po sa lahat, matuto po kaming magtiwala sa inyo sa lahat ng sandali. Huwag po ang aming mga material na bagay ang aming panghawakan, kundi Panginoon, ang iyong kakayanan at ang iyo pong nais manahan sa aming puso, ang iyo pong mithiing makaniig ang bawat isa, ang amin rin pong mithiin upang ikaw o Diyos ang siyang maging sentro ng aming buhay. Kaya Lord, ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan, maingat namin sa inyong inilalaan. Pangalagaan mo ang aming buhay at kalusugan ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Sa ngala ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all.